Sa content po ito ay aking buling ipapakita sa inyo ang mga barya po in circulation o wala na po sa circulation na sadyang binibili po. At ganoon din po ang mga barya na hindi po naman talaga binibili para sa kabatiran po ng lahat after po ng intro. Isang magandang araw na naman po mga kakoiners, muli po. Welcome sa ating channel at siyempre po shout out sa inyong lahat na aking mga subscribers at maging ang mga napadaan lamang po sa channel na ito. Ang aking pong i-content sa araw na ito ay halos karamihan po ay napanood na sa aking ibang mga content, pero akin lamang pong uulitin dahil po paulit-ulit po ang problema na napakarami po ng nabibiktima sa ating mga kakoiners, na lalong-lalo na po yung mga baguhan lamang, lalong-lalo na po sa mga barya po na sinasabi na binibili at sinasabi naman po ng iba na may mataas na po na presyo o halaga, na talaga pong halos po nakakaawa po ang ibang mga nakapanood sa kanila. Kaya po muli, akin pong ibabahagi sa inyo ang mga barya po na in circulation na binibili at hindi. Mga kakoiners, ang nakikita po ninyo ngayon ay mga lumang pera po o dekada na po ang binilang na taon, pero hanggang sa kasalukuyan po ay wala pong mataas na halaga ang mga yan, maliban po sa 5 piso na Ferdinand Marcos na maaari pong magkaroon na ng presyo. Subalit masakit man po, masakit ang katotohanan, ayan po, mga luma na po yan mga kakoiners. Pero marami po ang nagsasabi na yan po ay binibili sa mataas na halaga na wala pong katotohanan. Kahit po ang mga baryang pinapakita kong lumang yan ay nasa magandang kondisyon, ay wala po talagang bumibili sa mga yan. Maliban na lamang po kung ang mga baryang yan ay may napakagandang error po, o yung tinatawag po nating major error, ay maaari pong maibenta natin yan agad-agad. Mga kakoiners, kung meron po kayong mapanood na sinasabi po na ang mga yan ay may napakataas na halaga na o binibili, karamihan po ay hindi po totoo yan. Yan po ay mga fake vloggers. Binibili po ang mga yan mga kakoiners sa magandang kondisyon, 30 to 50 pesos lamang. At may nagsasabi naman po na ang mga yan ay binibili yung maganda po ang kondisyon sa halagang 300 pesos, pero wala po tayong nakita na bumili na po ng mga ganyang klase po ng barya. At ang nasa circulation pa po, ayan po, 5 peso po na napakaganda ng kondisyon, year 2015 at year 2005 na sinasabi din po ng ilan na ito po ay binibili sa halagang 5,000 piso hanggang 8,000 piso na wala po ang katotohanan. Ito po ang isang pinakamagandang halimbawa po na ang BSP 5 peso na talagang binibili po. Ayan po, kung meron po kayong ganyan, yan po ay talagang kabili-bili. Napakataas na po ng presyo po ng 5 pesong yan, mga kakoiners. At ang sumunod po ay ang taong 2006. Kung meron po kayong 5 peso na may year po na 2006, yan po talaga ang binibili para sa mga 5 peso. At ang nakikita po ninyong yan ay pag-aari po ng ating kakoiners na si Sunny Cortez. Yan po ay kanyang binibenta. Isearch po Sunny Cortez kung gusto po ninyo. Yan po, 25 centavos. Napakaganda po. Kung meron po kayong mga ganito at sinasabi po na ito ay binibili rin sa mataas na halaga, huwag po kayong maniniwala. Dahil kahit ilang panahon po ang magdaan, ay ganyan pa rin po yan, wala pong bibili sa halagang mataas sa pariyang yan. 5 peso po, nonagonal shape. Meron na pong naglalabasan na fake issue, fake news, na yung taon daw na 2020 po, na nonagonal ay rare at binibili rin po sa mataas na halaga. Common lamang po ang year 2020 mga coiners, at tangi error lamang ang binibili. At may mga ibang fake vloggers po na may imposible po na hinahanap sa baryang yan. Yung 2019 daw po na upper mint mark yata. Baka sa Mars makakikita po tayo ng ganyan, mga coiners. 5 peso po, NGC, minted 2017-2019.
Yan po, may mga naglalabas din po ng mga fake issue, fake news na yung 2017 daw po. Sa mga yan ay rare at binibili po, walang katotohanan po. Tanging mga major error lamang po ang binibili sa mga yan, kagaya po ng nakikita po ninyo ngayon. 10 pesos po, 10 peso mga ka-coiners, minted po 2017, 2019, 2020, kung meron na po. Yan po ay controversial din na sinasabi po, lalo na po yung 2017 na binibili na daw po sa mataas na halaga. Ulit po, tanging major error lamang po ang naibenta o may bumili na po sa ganyan na 10 peso po na NGC, yung double strike po. Dalawa po yung tao na makikita. Yan po ang legit na nabili na po sa mataas na halaga. Pero yung 2017 po, sa maniwala po kayo. At siya hindi, bagamat kung napanood man ninyo na sinasabi na nabili niya o binili po niya sa napakataas na halaga, mga ka-coiners, kayo na po ang humusga. Bagamat ang 2017 po ay may bumibili na rin po 50 to 100 pesos. At heto po ang mga nasa pinaka-controversial po ngayon, 20 pesos po. Mga ka-coiners, wala pong katotohanan na yan po ay naibenta sa halagang 12,000, 10,000 o 8,000. Ano po, kung may napanood mga kayo na siya nga po ay bumili o nakabili niyan, pelikula lamang yon mga ka-coiners, walang katotohanan. At hindi po totoo na rare ang mga yan o mahirap hanapin. Mga scars po yan na ang ibig sabihin ay napakarami po ng ginawa sa mga bariyang yan, kaya lamang po ay hawak na po ito ng mga tao at ayaw lamang pong palabasin. Mga ka-coiners, kung meron po kayong ganyan, piliin lamang yung pinakamaganda. Yung magandang maganda, isa hanggang dalawa o tatlong piraso at pakawalan po ang iba. At heto po talaga ang kabili-bili, mga ka-coiners. Lahat po ng mga coin collectors po ay nangarap po na magkaroon po ng ganito. Yan po dapat ang binibili ng mga vloggers na sinasabi na sila po ay mga namimili at mga collectors. Yan po mga ka-coiners, ang tunay po na binibili ng isang tunay na collector. At magiging fulfilled lamang po ang isang collector kung meron po siya ng kahit isa sa mga yan. At ang mga bariyang yan po ay pag-aari po ng ating ka-coiners na si Sir Larry Ibasco. For sale po ang mga yan mga ka-coiners. Kung kayo po ay interesado, i-search lamang po Larry Ibasco. For sale po yan mga ka-coiners. Isa pong legit seller at legit po ang mga barya na inyo pong nakikita. Mga original po ang lahat po ng mga iyan. Ang mga barya po ito ay credit po kay Sir Larry Ibasco. Yan lamang po. Maraming salamat. Joel F. Ocampo, Coiners Ring.